Patay mali siya si ano, si Ibarra dun. Yung expression ni Clay parang ano din siya na awkward. Wisit! Sinong nag-utos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking ama? Oh my gosh! Kinikilabutan ako. Dapat eh, itapon na lang mga kanya sa iyo. Kesa ilibin siya, kasama ng mga intik. Grabe yun! Parang ano lang oh! Hello guys, good morning or good evening. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Friday, episode 10 of Maria Clara at Ibarra. Sa mga hindi pa nakapanood dyan and gusto nyong panoorin to kasama ako, welcome na welcome kayo dito. Ano ba naalala ko kahapon? So, nakapunta na si Ibarra at Clay, pati si Fidel sa San Diego. Nakita ko sa sneak peek kahapon na malalaman ni Padre Damaso na dumating si Ibarra sa San Diego at nababahala siya dahil nandun si Maria Clara na actually parang ayaw niyang magkita sila ni Ibarra. And yung isang mahalagang naganap kahapon din is natulungan sila Ibarra at yung mga kasama niya nung babaeng tinulungan ni Clyde dati sa piitan or sa kulungan na labas niya. Yun naman yung tumulong sa kanila para hindi sila mapano or masaktan ng mga tulisanes. And sila Maria Clara at ang tiyahin niya ay dadaan kila Padre Salvi na actually may pagnanasa. May namamuhang pagnanasa kay Maria Clara at marami na rin ang naiinis sa kanya. So yun yung summary natin for yesterday. And I'm excited to watch this next episode ng Maria Clara at Ibarra only in G. Ready? 1, 2, 3. Huwag mong kalilimutan dumalo sa bagong kura. Magdala kayo ng regalo. Mahilig daw si Padre Salvi sa masasarap na pagkain. Sa aking palagay ay nakilala mo na ang anak ng Muertong Ere. Si Padre, nakilala ko na si Crisostomo Ibarra. Palagay ko ay hindi siya isang tonto. Batid kong hindi siya gagawa ng kung anumang kaguluhan kahit malaman niya ang buong naganap sa kanyang ama. Narito na tayo sa San Diego. Tama ang sinabi nila. May bagong kura na pala dito. May tayo yata. Manahimik ka, Crispin. Ira sa dentro, Basilio. Magandang araw po, senyor. Magandang araw din sa inyo, mga dong. Wala nang ibang maaasahan ng aking kaibigan. Kaya binibining, Clay, kung ano man ang kaguluhang mangyari, puntahan mo na lang ako sa aking company. Okay po, babu. Namatay ang aking ama. Nawala ako sa kanyang tabi. Namatay siya sa mga kamay ng taong nakakala nung tunay ng kaibigan. Alam ko na ako ano ang mga nangyari sa akin. At yun ang itinatatakot ko. Kung hindi ko lalabanan, ang galit na namumuo ngayon sa akin. Bakit? Ano po bang mangyari sa inyo? Ang gagaling nila, grabe. Nakatulog siya. Ang galing ng cameraman, no? Ang sosyal ng ano? Sapatos. Ang ganda ng mga higaan dati, no? Pati yung sukang tulog nila. Ganda ng bahay. Pang sinauna talaga. May mga ganyang bahay pa rin actually eh. Ganyan yung mga furnitures nila. Yan yung mga cabinets, oh. Pag sa probinsya ka, marami pa rin mga ganyan. Lalo na yung mga ganyang cabinet. Pinaglalagyan ng mga pinggan, mga kobertos. Mukhang masipag nga ang dalaga. Naglinis siya. Taray ni Clay. Ang ganda ng bahay.
Nakatulog. Nasasala siya. Kawawa naman. Pinapili siya ng kwarto actually, pero... Baka napagod yarn. Sila Maria Clara yata to. Hindi. Oo, sila. Nasaan na ho tayo, tiya? Malapit na tayo sa San Diego, iha. Mabuti naman kung ganun. Nasaan na ho pala yung mga gwardiya sibil? Umuwi na sa Maynila. Kasi ligtas na dito. Maraming kabahayan dito, oh. Kasi nakarating na sila. Malapit na. Ilang sandali na lamang. Makakabalik na ulit ako sa... saan kami nakakilala ni Chrysostom. Doon pala saan nakakilala. Ang ganda ng ano, ng mga shots. Kudos sa ano, sa nasa likod ng cinematography ng teleserye na to. Napahaba yung tulog niya. Pagod yarn! Señor. Gracias. Buenos dias, binibining kay. Mabuti naman at gising ka na. Halina't mag-almusal tayo nang maaga tayo makapunta sa sementeryo. Punta sila ng sementeryo. Ako, tamang-tama po. Gutom na ako. Pero, Mang Adong, bakit hindi niyo naman ako ginising? Sana tinulungan ko kayo magluto. Hindi na po, senyorita, dahil alam ko po na napagod kayo sa paglilinis ng buong bahay. Kain na po kayo. Muy bien, binibining kay. Maraming salamat. At ang dahil sa'yo ay nagmukhang tahanan ulit ang bahay ng aking ama. Bueno, halika na't saluhan niyo na ako. Pati na rin kayo, mga dong. Maupo na kayo dyan. Senyor, sa kusina na po ako kakain pagkatapos niyo. Kunin niyo na ang plato at kubertos ninyo at dito na ho kayo maupo. Sige na ho. Sige ho, senyor. Ang bait ni Ibarra. Ganun kasi dati, di ba, yung mga katulong or kasambahay. After na sila kakain, tapos sa kusina lang. Huy! Papunta talaga yung Maria Clara. Huwag kang malito, Clay. Inuunahan mo na naman talaga si Maria Clara. Patay mali siya si, ano, si Ibarra dun. Yung expression ni Clay, parang ano din siya, ng awkward. Wisit! Ang asim niya siguro kasi naglinis siya ng bahay. Salamat. Nakakatawa! Oh my gosh. Hoy! Pasekreto, ano, tawag doon? Sumisilyap. Ayan. Hindi na tuloy lang yung mga Tagalog words. Bagay sa akin to para madagdagan yung kaalaman ko sa Tagalog. Nasaan mo ba, mga dong? Dito. Ay, ganong suot ni Clay. Ang tanda ko, dito namin nilibing ang ama nyo eh. Meron pa nga akong malaking cross dito eh. Kung gano'n ay nasaan na nga? Senyor, hindi ko po alam. Yun na. Pinanggal. Ayun po si Pulterero. So, malapit pala sa simbahan dati, yung sementeryo. Ganun ba talagang setup, guys, dati? Buenos dias. Parang nasa likod lang ng simbahan. May mensahe sa'yo ang bagong kura ng San Diego. Okay na, Hernando. Ano ba ito? Por qué, padre? Ang walang yang si Ibarra nandun na sa San Diego is un animal!
Ang galing ni Tirsogros. Oh, Grabe. Eh. Kinabahan ako dun sa... Ano ba sino ang naglipat sa libingan ng aking ama? Merong malaking krus yun. Wala na po ang krus na yung Ginoo. Nasunog na po. Wala na din po dyan yung bangkay ng iyong ama. Bakit nga wala na? Sino ang nag-utos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking ama? Huwag ko kayong magalit sa aking Ginoo. Utos ho yun ang kura. Sino ang kura? Si Padre Damaso ba? Tiyak na marami siyang matutuklasan doon. Mga bagay na itinago sa Ginoo habang siya'y nasa Europa. Hindi ka ba nag-aalala? Wala akong pakialam kung ano ang madiskubre o malaman niya. Ang inaalala ko, ang aking inaanak na si Maria dahil papunta na siya sa San Diego. Magkikita sila ng inyong yon! Simpekwensa! Nakagigil yung Damaso, oh, Diyos niyo! Sumagot kayo, Ginoo! Si Padre Damaso ba ang nag-utos sa inyo? Hindi po. Yung bagong kura po ng San Diego. Yung kura na mahilig manakit. Mahilig manakit? Siya po siguro yung pari na nakita natin sa simbahan kahapon. Senyor, si Padre Salvi. Padre Salvi. Isa pang masamang prahilis sa Noli. Bakit niya ginawa ito? Alala niya. Anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya para tanggalan ang dignidad ng aking ama? Oo nga, patay na yung tao. Saan niya dinala ang bangkay ng aking ama? Saan niyo siya dinala? Karaming galing ni Dennis. Magsalita kayo! Sir. Ano mo, kinikilabutan ako, guys. Manong, sagutin niyo na lang kami ng maayos. Saan niyo po dinala ang bangkay ni Don Rafael? Inutos mo sa akin ng kura na hukain yung bangkay ng tatay mo at ipalibing sa libingan ng mga inchik. Inilipat niyo si Don Rafael sa libingan ng mga dibinyagan! Insulto sa kanya yun! Pero hindi ko naman po naituloy yun. Tama na, mga dong. Paumanhin, senyor. Saan siya nakalibing kung gano'n? Umuulan po nun. Oh my gosh! Kinikilabutan ako. Dapat eh, itapon na lang ang bangkay niya sa iyo. Kesa ilibing siya, kasama ng mga intik. Grabe yun! Parang ano lang, oh! Kaya tinapon po ang bangkay niya sa ilog upang ngayon ay anurin. Gustong mamatay ng tao ni Ibarra for sure. Tatay niya yun eh. Kahit naman sino siguro. Ay, hindi pala simbahan. Yun lang pala yung entrance ng sementeryo. Parang ano ng simbahan. Oo. Galit na galit si Ibarra. Nakabahan ako. Gracias. Ayun na sila, Maria Clara. Buenos dias. Senyo ka. Y senyorita. Si Crispo tsaka si Basilio. Buenos dias. Buenos dias din sa inyo. Kayo ba'y magdakasal? Sakado pa o ang simbahan? Kayo ba ay mga sakristan dito? Ano ang inyong mga pangalan? Ako po si Basilio. At siya po si Crispin. At ako naman si Maria Clara. Bakit Crispin pala din sinasabi ko? Crispin. Anak ni Kapitan Tiago? Tunay nga po napakaganda ninyo. Oh, si... Oh, ganyan dapat tumawa yung mga ano dati. Mga binibini. Manhin. Mga bata, pwede niyo bang sabihin sa kura na nandito kamo kami at may dala kami ng regalo para sa kanya? Opo, senyora. Tayo na, Crispin. Ang ganda ng mga suot nila. Manong, ihanda mo na yung mga regalo para sa kura. Sir! Sir Ibarra, sandali lang po. Sandali lang po. Hindi na nila ginalang ang aking ama. Labis-labis na ang pagmamalapit nila. Naiintindihan ko po kayo. Pero please, relax lang po, sir. Baka ko anong magawa nyo eh. Ayoko matulad kayo sa papa nyo o kay Ate Lucia. Kaya sige na, kumalma lang kayo, sir, ha? Utang na loob.
Binibining Clay. Maaari bang pabayaan mo na muna ako? Masama ang loob niya talaga at saka apektado siya. Padre. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias, Padre. Buenos dias. Uy, kinilibutan ako. Nakakatuwa naman makita kayo. Awkward. Tanggapin niyo ho ang munti naming handog galing sa aking ama. Naway, masiyahan kayo, Padre. Si, estoy tan feliz. Nakakatuwa naman ang inyong handog na sorpresa para sa akin. Mga bata, kunin niyo na ang mga handog at ipasok sa aking silid. Pronto? Si, Padre. Gracias, gracias. Hi, Maria Clara. Tunay na higit pang gumanda ang aking araw nang makita kita mo. Tia? Parang wala lang din mali sa kay Tia niya. Espera yung noong momento. Auno si Bahen, por favor. Halina't pumasok muna kayo sa loob para mahalikan niyo muna ang mahal na binahin mo. Ah. Sige na. Parang alam ni Maria Clara. Sige na, anak. Sandali lang naman. Si, Padre. Bueno. Vamos. Vamos. Nararamdaman ni Maria Clara na may hindi... Dile, sumbata, Pwile. Magandang ano. Lagi na lang pinag-iwan ang dito sa hig. Ako, kung tayo to, baka nakagalitin na tayo ng inay. Quick spin! Huwag alamin iyan! Sa Pwile iyan! Isa lang naman, kuya. Nais ko lang naman matikman. Ngayon nga lang ako makakain ng ubas eh. Tsaka, kanina pa ako nagugutom. Kahit na, hindi ka dapat nakikinig na hindi sa iyo. Huwag na nakaw yan. At baka mamaya, malaman na naman ng Pwile. Saktang panlila tayo. Ibig mo ba manyari muli iyon? Oh, huwag kang iiyak. Nagsasabihan ka lang naman eh. Kuya mo ako, di ba? Kaya dapat, nakikinig ka sa akin. Kasi, hindi kita ipapahamak. Paumanhin, kuya. Patawad. Tama na. Halika na. At baka lalo pa tayo makagalitan. Ang galit pa nila, no? Tapos, sila na yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Halika na. Hindi pa siya nakakatikim ng ano, iubas eh. Ay, ang ganda ni, ano, Maria Clara, kahit naka, ano, veil ba tawag dyan? Yung sa ulo. Katulad ng ating mahal na birhen. Muy linda, e muy tierna. Talagang ipinaglihi naman siya sa birhen ng kanyang namayapang ina. Naalala ko nga dati, madalas na nakaluhod at umiiyak sa harap ng statwa ng birhen, si Hermana Pia noong pinagbubuntis niya pa lamang ang aking pamangkin. Kaya pala, isang santa ang namayapa na nagsilang ng tila isa ring santa. Paumanhin, Padre. Santa Yorn. Ngunit gusto ko lamang ipaalala sa inyo na mayroon kayong dadaluhang pagtitipon sa bahay ng kapitan. Ay, si. Me acuerdo. Paumanhin, senyora. Ngunit kailangan ko muna kayo iwan. Pakisabi na lang din po kay senyorita. Makakarating, Padre. Maraming salamat po. Well. Sige sa atin ang lahat kung may mga lamat at kung wala naman, eh, italamos sa... Sir Fidel? Yung business pala nila. Tira yata mamala sila kung ngayong araw na ito. Yes, yes. Binibining Clay, anong kailangan mo? Si Sir Ibarra, galit na galit. Alam niya na kasi na binaboy ang libingan ng ama niya. Baka ano pang gawin mo? Tara na!
Paumanhin po, Ginoo. Ngunit alam niyo po ba kung saan ang tahanan ng Alferez o ng Kapitan? May dudulog po sana ako reklamo sa kanya. Sa dulo po ng kaling ito, ang Alferez, Senyor. Malapit rin dito ang kay Kapitan. Nagreklamo siya sa Kapitan. Salamat. Grabe, no? Pero parang kasing powerful or mas powerful yung mga pari tsaka mga prile dati. Bueno. Grabe, lahat ng mga tao pala nagmamano sa pari o sa kura. Anong biro ito ng tadhana? At tayo pang dalawa ay pinagtagpo. Nagpang-abot sila. Estas hablando conmigo? Kayo nga po, Fraile. Meron sana akong mga itatanong sa inyo. Ngunit hayaan niyong ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si... Crisostomo Ibarra. Kilala niya. Anak ng Ereje at Filibustero. Bastos yung bunganga ng Salvi. Pasmado din yung bunganga mo. Mawalang galang na po, Padre. Ngunit hindi po masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang kasinungalingan ang mga nagawa niya? Ayun. Que la gente que se queja de él es mentirosa? Wala po ako dito, kaya hindi ko alam kung sino ang mga tinutukoy ninyo. Kaya't hindi ko rin batid kung ano ba talagang pagkakasala ang nagawa ng aking ama. Upang maging ang kanyang libingan at bangkay ay hindi binigyan ng paggalang at sinalaula pa. Kaya't uulitin ko ang aking tinatanong, Padre. Ano ang nagawang kasalanan ng aking ama upang maging ang kanyang karapatan sa pagkakaroon ng disenteng libing ay pinagkait niya pa sa kanya? Santiago! Santiago! Grabe yun. Oye, muchacha, nasa ng amo mo? Tawagin mo ang amo mo. Bastos talaga tong damaso na to. Mukha muchacha naman to. Santiago! Ganun sila kaano dati nung kataas yung ano sa sarili nila. Buenas tardes. No, okay. Padre. Suwerte, me! Bakit po? Sabi mo sa akin, hindi paparoon sa San Diego si Ibarra. Ngayon malaman lamang ko, nandun ang impertinenteng yun. Binilog mo ang aking bulo para hindi kita pagalitan. Ha? Ang akala mo, marahil hindi ko malalaman ang katotohanan, Santiago. Alam mo ba kung ano ang kaparusahan sa pagsisinungaling? Patawad po, Padre. Patawad po. Ngunit hindi ko po batid na paparoon si Crisostomo. Ang sabi po niya sa akin ay marami po siyang aasikasuhin dito. Kaya tiwala ang loob ko na pagbakasyon ni sa San Diego ang anak ko. Dahil alam ko talaga na hindi siya mapapangabot doon, Padre. Maniwala ka sa akin, Padre. Pwes! Naisahan ka ng animal! Grabe. Nakikita niya. Malalaman niya kung ano ang kaya kong gawin. Lagot na. Nangyari na ngayon ang ano. Diyos ayaw niya mangyari. Patawarin niyo po ako sa pagsisinungaling ko. Patawarin niyo po rin ako na ipahamak ko sa Kristo. Kino-cover up niya rin kasi. Alam niya kasi mabait si yan ang Krisostomo. Sa aking paligat. Paumanhin po, Padre. Ngunit sagutin niyo muna ang aking mga katanungan. Anong ginawa niyo to sa kanyang libingan at bangkay? Amigo, no hagas esto. Huwag kang mag-ipo ng kaaway dito. Ngunit wala akong ginagawang masama, Fidel. Nagtatanong lamang ako sa kanya. Ulitin ko ang tanong ko, Padre. Anong kasamaan ang ginawa ng inyong kabanal-banalan sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa. Wala ako. Anong wala? Wala. Samantalang nawawala ang kanyang mga labi sa simenteryo at sinasabing pinaanod sa ilog ang kanyang bangkay.
Grabe. Anong kasalanan ang maaaring gawin ng isang tao? Kahit ako talaga. Upang ituring mo siyang mas mababa pa sa hayop. Nagkakamali ka. Sinungaling. Hindi ako. Hindi ako ang nag-utos. Baka si Damaso. Umbrella. Ay sino? Ang pinalitan ko. Si Padre Damaso. Ah, diyan pa nagaling si Damaso. Lapas tanganin ang bangkay ng patay. Ang intense na! Sayang Friday na ngayon. Antay tayo ng dalawang araw. Tingnan natin yung anong yung sneak peek. Grabe, yun ang intense. Galing nila. Pati yung Padre Salvi, magaling. Masaya kayo, Piloso Potasio. Opo, Kapitan. Masaya ako pagkat may pag-asa. Piloso Potasio? Piloso Potasio, familiar yun ah. Ng iyong sinungasa, iuulat mo sa atin. Ayan, hindi kasi nagbabasa din ng noli eh. Ang pag-uusap ni Maria Clara at ni Ibarra. Sa wakas ay nahanap po rin sa iyong sarili na ako'y bisitahin Don Crisostomo. Alam kong nais mo akong makasama. Kaya't ako'y napabisita para sa mga kasamay sa mayon. Huwag po sana kayo mabibigla ha. Sasabihin ko po ito sa inyo para maprotektahan nyo agad ang mga anak niyo. Manis! Aray! Sinasaktan ba kayo ng prairie? Sumagot kayo, anak! Hindi po, Nay. Nagsisinungaling po siya. Hoy, huwag mo ako sisiraan. Ako, kutosan kita. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? Oo, ayan na si Professor! Totoo, pinapangunahan niya. Pag alam niyang may mangyayaring hindi maganda, inuunahan ni ni Clay. Kaya lang, parang mahirap baguhin yung yung nakatakda na or yung nangyari na. So, tingnan natin anong magagawa ni Clyde dun sa mga bata na sinasaktan ng mga pare. I mean, ng Padre Salvi pala. So, wow, bilis ng oras na naman, guys! Mag-aantay tayo ng dalawang araw for another reaction sa Maria Clara at Ibarra. Ano ba na ano natin today na establish? So si Damaso nga talaga. Yung may kasalanan sa mga nangyayari sa buhay ni Ibarra at sa lalo na sa tatay niya kung paano namatay at paano itinapon sa ilog yung bangkay niya. And nalaman din natin na yung Padre Salvi is anak ng Diablo din kasi di ba kapanakit sa mga bata and sunod-sunuran din siya doon sa Damaso na isang demonyo. And oh my gosh, andun pala talaga palagi si Professor. Nakakatuwa to and kaabang-abang na naman. So thank you so much guys for watching. Next week, abangan natin ulit yung mga episodes ng Maria Clara at Ibarra. Nakakatuwa tong mga artista dito. Sobrang gagaling nila and nakakadala yung istorya. So salamat sa GMA dahil sa napakagandang teleserye na to na natututo kami and mahalaga para sa mga Gen Z lalo. So there you go guys, thank you so much for watching. And I hope to see all of you guys in my next video. Bye.